Nang mapadpad sa Palawan, hindi raw inakala ni Edward Hagedorn na ang magdadala sa kanya sa pagiging lingkod bayan ay ang popularidad niya sa illegal na sugal. Paano po ba kayo na ujok na tumakbo sa politika? Eh kung dati po, pasaway kayo. Wala akong politiko sa amin eh. Oo. Kaya lang, dahil nga kalabang ko yung mayor noon. Kalaban saan po? Well, siyempre, nagwebeting ka, kalabang at saka, hindi namin masyadong, hindi namin masyadong... Katropa. Katropa yan. Kaya, for 27 years, mayor. Walang tumatalo ron. Lahat ng kalaban niya, sinusuportahan ko. Okay. Lagi kami talo. Okay. Talo na talo. Hanggang noong 1992, siya na yung pinakamalakas na kandidato. Sabi ngayon ng mga kumbrador ko ng wedding, sir, ikaw na tumakbo. Sabi ko, ako. Wala nga tayong background ng politics. Yung nilaban nga natin dyan, puro veterano, natalo eh. Eh sir, talagang palagay ko, pag nagtulong-tulong tayo, panalo ka. Kasi isipin mo, walang kalaban. Sabi ko, oo nga, nabigyan natin sakit ng ulo lang. Ako naman, hindi ko intention manalo nun. Talaga, so parang trip-trip lang? Parang joke-joke lang. Joke-joke lang? Tumakbo. Isipin nyo, nanalo. Gulat pa nga ako nun eh. Kwento pa niya sa amin, wala raw siyang malinaw na plataforma de gobyerno noon. Actually no, wala akong, hindi ko binabanggit ang environment. Oh. Nung una kong takbo, wala akong sa plataforma ko environment. Eh di nagulat sila lahat. Ang sinundang ko lang dyan na plataforma, kasi mayroong isang bishop tumulong sa akin eh. Sabi niya, alam mo, gusto ko tatulungan, kaya lang eh. Manigwetting ka eh. Sabi ko, Bishop, di titigil ko. Sigurado ka. O gawa tayong covenant. Sabi sa akin, covenant. Win or lose, walang wetting. Sabi ko, baka kung pwede kung win lang, walang wetting. Kung lose, balik muna. Hindi, kailangan win or lose. O sige, kako, sabi ko naman, lulukuhin ko lang naman si Bishop eh. Di pirma kami covenant. Yan ang hawa pala, pagka pala nakabitaw ka ng salita, ang hirap bawiin ha. Ang isang malaking naitulong niya sa akin, without him knowing it, di tanong-tanong ako, sabi ko, ano ba kayo mga simbahan, ano ba ang gusto niyong leader? Gusto namin maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan. Sabi ko sa mga tao, gawa kayong kalendaryo. Ang kalendaryo, mukha ko, ano ilalagay natin? Maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan. Hinalat na namin yung kalendaryo sa mga bahay. Kaya pagbasa ng pastoral letter, kailangan iboto nyo, maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan. Ay, sabi ng mga na, masyagi doon yun. Nang masungkit niya ang pwesto bilang mayor ng Puerto Princesa, naiba raw ang pananaw niya sa buhay. Nagbago lang lahat ito nung maging mayor ako. Kasi ako lang yung mayor na hindi taga-Palawan. Kaya nung binoto ako ng mga taga-Puerto Princesa, medyo nahiya na ako. At saka palagay ko nga po, providential eh. Kaya nga nung inaugural speech ko, parang nakatingin ako sa blank wall kasi hindi ako sanay. Mga dignitaries ang nandun eh, mga governor, mga congressman. So ano po sinabi ninyo? Nung nireplay na namin, dahil yung nare-replay sinabi ko na, out of gratitude, I'm going to protect the resources that rightfully belong to the Palawenos. Dahil sa ibinoto ko, kahit hindi ako taga-Palawan, sabi ko, bilang pagtulong ng utang na loob, papangako ko naman na puprotektahan ko ang likas-yaman ng mga taga-Palawan. Providential, parang nag-guilty kayo. Opo, kasi hindi ko naman talaga naisip na nasabi ko yun eh. Unless God put the words into my mouth. Then, sabi ko, ba't nasabihin yung I will protect the resources eh kami yung nabubuhay doon. Dito na raw niya sinimulang hamunin ang sarili at nagsilbing halimbawa ng kabutihan sa kanyang nasasakupan. Hindi po ba nagalit sa inyo yung pamilya ninyo na kumbaga nawalan kayo ng negosyo kasi loggers kayo? Yung mga tauhan ko medyo nalungkot dahil yung mga kubrador ng wedding. Kasi akala nila pag upo ko, uy, lalo na kami lalakas. Sa'yo pala, lalo nawalan ang mga trabaho. Pero mas gumanda buhay nila dahil nabigyan namin ang trabaho, ginawa akong bantay puerto, plan linis. At kasama ko silang nagpaganda ng Puerto Princesa.